Is this happening in any other cities or just Pinoy lang in Manila? I think meron isa. Hello guys, welcome back to my channel. This is Madge. Guys, nandito po ako ngayon sa Merah Sulaiman at dito sa pagitan ng Raha Sulaiman. Ito po yung Raha Sulaiman sa likod ko. At nandito naman po sa gilid sa likod ko. Yan po yung LGBTQ lane. Kasi po ngayon ay inauguration. Hello sa inyong lahat. Huwag po kalimutan na tangkiligin parati ang Marge Lou TV. Enjoy at mag-subscribe. Ayos. Ayan po ay preparation na. Lalagay na po yan ang bulaklak na yan doon sa dito sa may LGBTQ na linya. Ayan po ang preparation. Sa ngayon po eh ayan abalang-abala sila ang engineering department. DPS sa paglilinis dito sa gaganaping inauguration maya-maya lang. November 9, 2020. Ayan, ito po ang preparation ngayon hanggang dun po sa kabilang karsada yan. Yang preparation na yan at ito po yung bulaklak. Ayan yung bulaklak na ilalagay. Ayan po si Engineer Andres. Nandito rin po siya sa lugar na to sa Raha Sulaiman sa may LGBTQ lane para po sa preparation ng inauguration mamaya. Ngayon po ay November 9, 2020. Ayan po sila Sir Andres. Yung mga engineers, yung mga head engineers nandito po sila ngayon. At ito, naka siya, meron siyang rainbow si Sir. Naka rainbow po sila ng suot kahit po kami. Yeah, si Sir, ganda ng kanyang t-shirt. Ganda. Sila po yung mga member ng LGBTQ. Mabuhay ang LGBTQ. Ay, thank you. Mabuhay ang LGBTQ. Yay! Mabuhay! Intersex. Meron pong mga may mga explanation po yung mga letters na yan. I can't explain it right now, pero may explain po yan. Pwede nyo pong i-search sa Google. Nasa Google na rin po yan.
Salamat po na mga sumusuport. Maraming salamat po sa inyo, especially sa mga vlogger. Salamat po. Thank you po. Here we go! Ano po ah? Tanong ko lang po sa inyo ah. Ito po, ito po. Sino po? Ayan. Ah, kayo po. Taga Manila City Hall po kayo. Po? Taga Manila City Hall po kayo. Yes. Opo. Ah, sa ano po masasabi ninyo ngayon dito sa inauguration na to, yung official na pagkilala dito sa anti-discrimination natin? Actually po, isang malaking privilege po sa amin na bigyan kami ng pagkakataon na ganito upang may pagmalaki po ang grupo po namin ng LGBTQI. Isang pagpupugay rin po bilang bahagi po, talaga namang ipinagmamalaki po kami ng aming puputihing ama ng Luzon ng Maynila, Mayor Isko Moreno po. Apo. Saan department po kayo? Sa tanggapan po mismo po ni Mayor. At kasama po namin ang Bexley ng Maynila, sila naman po ay ang mga binubuo ng mga barangay officials po na under po ng LGBTQI. Sige po, thank you po. Ayan po, yan ang sinasabi nila na natutuwa sila sa pagkilala sa kanila ng ama ng Maynila na si Mayor Isko Moreno. Talagang kinikilala ngayon yung community ng LGBTQ na magkaroon ng pagkakapantay-pantay na respeto sa bawat isa, mayaman man, mahirap, lalaki man o babae. Kahit ano antas na pamumuhay, kailangan natin irespeto dahil ang bawat hindi magrespeto sa bawat isa ay may karapatang parusa na 1,000 sa unang offense ay 1,000 at 6 na buwan na pagkakulong, at ang second offense ay sa ngayon po ang mga LGBTQ members ay natutuwa sila dahil sa pagkilala ng ating buting mayor ng Maynila na si Mayor Isko Moreno. Dahil noong October 29 ay pinirmahan ni Mayor Isko Moreno ang Ordinance Number 8695 or ang LGBTQ Protection Ordinance laban sa diskriminasyon ng mga miyembro ng LGBTQ. Ayon kay Mayor, ipinagbabawal ang discrimination bawat sa sexual orientation or gender equality expression ng isang tao. Ayon kay Mayor, every Manileño will be treated equally regardless of gender and social status in life. In our small step, sabi nga niya, in our small step, mairaparamdaman lang namin sa inyo na hindi uubra ang diskriminasyon sa Maynila. Hindi pwedeng ang diskriminasyon sa lipunan, ang mahirap, middle class, mayaman, bakla, tomboy, babae at lalaki. Bawal harangan ang benefits ng mga empleyado dahil miyembro ng LGBTQ. Dahil guys, dati ganyan eh, nagkakaroon ng discrimination sa mga LGBTQ. Sa ngayon talaga ibinagbabawal yan, sabing ganon. Bawal din daw po yung physical harassment dahil sa gender. Lahat dito sa lungsod ng Maynila ay pantay-pantay. Yan po ang sabi niya. Dahil po may karampatang parusa. First offense is 1,000 pesos or imprisonment of 6 months of first offense, 1,000 pesos or imprisonment of 6 months or both of at the discretion of the court. Ang second offense naman po ay less than 2,000 or imprisonment of 6 months and 1 day to 8 months or both. So that both to the discretion of the court. Ang third offense naman po na fine ay not less than 3,000 pesos or imprisonment of 8 months or both at the discretion of the court. So, ibig sabihin po na mayroong pananagutan ang mandi-discriminate ng LGBTQ o kahit na lalaki o babae o mayaman man o mahirap, bawal talaga ang discrimination. So dito po talaga ipinakikita yung karapatang pantao ng bawat isa. Hindi lang ng LGBTQ, kung hindi lahat po, mahirap man o mayaman,
babae man o lalaki, lahat po yung karapatang pantao, yun po yung talagang buod nitong anong to, hindi lang po kasama na po doon yung LGBTQ, pero po ito pang kalahatan talaga, pagrespeto sa bawat isa. Vice Mayor Dr. Rahani Lacuna. Welcome po para po sa ating inauguration ng LGBTQ pedestrian lane. Mga payong taas! Madali na yan kasi yung pundasyon matibay. Yan ang importante. Hindi ba sa matatanggal yan eh? Okay, sila na tayo. Amsterdam, Taiwan, ngayon Manila. Ano na laki pala po?
I think kami pinakamalaki. Yung Thailand, Ireland. 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 Maganda, makapag-compete tayo. Ang ganda yan, tatawid tao. Tapos ito ay... Nagka-pandemic lang talaga eh. Pero at least dito, napapatakbo yung ano. Bulis na stain yung mountain. 1 year na higit na. Mga... Para mag-clear yung ano. Para visual yung simbahan. Actually, sa mga movies eh, visual yung simbahan. Oo nga. Naalala ko, may mga movies pinagamit ko. Kung saan mo. Oo. Nakano lang yung edit na sa nakita ko niya rin sa bahan. Sir, every time that they will visit Manila, they have what we call the Instagrammable area on top of what is happening in Manila Bay. This is our small airport, really pumped our tourist facility through the leadership of Director Charlie Duno. Small token namin to of appreciation to the yung dagdag na pagkulturo ng ating mundo galing sa ating mga taga LGBT community. And we wanted to recognize their actions, artistic minds, and talent. Ayun ang uniqueness ng Manila. Napaka-diverse. So we can say na matiktado, welcome dito yung kamakain natin. In our own little way, those who will come in and out of the city of Manila, we would like to welcome them wholeheartedly by this, by showing some symbols or landmark na marelax sila sa Manila, yung pumanatag sila sa Manila. Kaya nga, welcome po kayo sa Maynila. Kaya kinikilala niyo yung contribution ng LGBT sa Republic. Of course, malaking bagay. Nakikita nyo naman sa showbiz industry, particular industry, some industries, and to the city government's effort in fighting this pandemic. Makikita nyo naman, napaka-diverse ng aming employees across the board. Lalo sila, mas aggressive talaga sila. Very participative. Kung maalala nyo sa ECQ, ng panahon ng ECQ, naalala nyo, nag-repack ng mga goods natin, nag-volunteer, vaccine ng Maynila. So, nakikita mo talaga, as a matter of showing appreciation of their talent, no? And career, and serving the people of walang maaapin. You don't like it. Sabi nga ni Abraham Lincoln, di ba? All men are created equal. Sabi nga, di ba? So, basta gusto ko lang maparandang sa Maynila. Pantay-pantay. Okay? Sir, Mayor, pwede kami mag... Bagong pang Instagram dito. Sir, pahapon lang na tanong, okay. Sir. Ngayon pa rin yung natin, siyempre si COVID pandemic. Sa ibang lugar, may nagturok na sa UK. Nakakaingit. Naway ko, gusto mong makita. Pero, Mayor, napag-usapan natin last time yung lungsod ng Maynila, di ba? Parang... Ready kami anytime. Once there is allowed, certified by the regulatory agencies of our country, and those people or organization or task force who were assigned by the President,
the moment it is available, we will acquire in our own little way to secure the people of Manila and those who will come in and out of Manila, and in our own little way to supplement the effort of the national government to address each and everyone. Ito yung tulungan namin sa national government. Meaning to say, halimbawa, yung City of Manila, sir, kayo yung mag-a-acquire na sarili niyong bakuna for the city? Merong i-acquire ang national government at ang City of Manila may i-acquire din para sa kanyang mamamayan. Opo. Okay. Sir, siguro yung tanong na lang dito, yung iba nating kababayan, natakot sa Dinbak siya about vaccination. Anong gusto niyo paalala o mensahe sa kanila ngayon? Patuloy tayong maniwala na may mga matitinong tao sa gobyerno, lalo na sa mga regulatory offices. If other countries with all the great minds of their respective constituency like scientists agreed in a common parada and starting to vaccinate their people, and these are countries that are as a good reference by its community in the medical world, so the least thing that we can do is to talk to them as soon as possible and compare notes ASAP, because hindi naman kaila araw-araw may namamatay. Every Filipino's life is valuable. The way we give value as a form of equality, the way we look at them here in Manila. Itong nakita nyo nga. Mano pa pagbuhay ang pinag-uusapan. Hindi tayo pwedeng magkipit balikat. We have to act fast. Yes, Andres. Will you prioritize the older first or the bata, or who will be the first to get it? There is already a plan created by Dr. Fox Pangan and the six directors. We are ready anytime. The only thing is missing is the vaccine. We have enough money. It may address a lot of people, tens of thousands of people of Manila. All we need is a guarantee from the regulatory office and those people who are tasked to address this, that this product is safe and effective. After that, we'll start the ball rolling in our own little. Mayor, just for the record, gano'ng kalaki yung inandang pera ng LGU? 200 million 3 months ago. Now 250 million na. Tapos may buffer pa kung 1 billion. Willing talaga mag-spend at sindirin? Oh, kinasel ko yung pagawain kalsada eh. Kaya umasa po kayo, patawarin nyo na ako. Kung sa mga susunod na taon, marami kayo mararanasan lubang. Pero yung lubang, tingin ko, mapagtsatsagaan natin. Kung ang kapalit naman, bawat miyembro ng pamilya ninyo ay ligtas sa kapahamakan at kamatayan dulot ng coronavirus. Mas mahalaga sa akin buhay ang pamilya ninyo kaysa yung mga kalsada. We'll prioritize. Tao muna bago kalsada. Kaya lang, we have to pay the price. May konti sakripisyo. Magkakaroon ng moonwalk sa Maynila. Thank you guys. I can at least about 30 of them. 30 out of? 30%. Out of about 200 in my office yeah. Of the mayor. Yeah. Yes. Okay, so 30 out of 200. Yes. Okay. Dami nila. Actually, even my department heads are member of the LGBT. Okay. LGBT. Pati yung dalawang assistant na secretary ko, Reverend Wright, they're member of LGBT. Tapos yung
katulong ko nag-aalaga kay Jormen, ng GPT rin niya. Oh. And my staff, personal PA, personal assistant, for 25 years. No, 25 plus 80, 43. No, 28 years. 28 years. Si Arnel Arantol. Arnel Arantol. Oh, he's been with me for 28 years, day in, day out. Especially when I was showcase up. Now he's working in City Hall. Ayan po yung kabuuan ng inauguration dito sa LGBTQ lane dito sa may Raha Sulaiman, sa harap ng Raha Sulaiman. Ito po yan. Ayan yung kabuuan. At sila po yung mga miyembro. Ayan. Ayan po ay talagang tunay na pagkilala sa mga members ng LGBTQ. I think meron din sa ibang cities. So, kaya isa lang ang Manila na nagpatupad ng anti-discrimination ordinance for LGBT. Okay, thank you. Thank you. Thank you po. O yan, sila po ay talagang natutuwa sa pagkilala sa kanila, sa kanilang karapatan. Natapos na po ngayon yung inauguration dito sa Raha Sulaiman na katangungunan ni Mayor Isko Moreno. Maraming salamat po sa panonood. Maraming salamat po and thanks for watching and please like and subscribe to my channel. Salamat po.